Kung noong Marso sinabi ni Senador Nancy Binay na 50-50 pa kung tatakbo siya para sa pagka-alkalde ng Makati, ngayon ay 70-30 na. Well, at the moment, kumbaga kung isang bala yung future plans, yung trajectory niya, talagang papunta sa Makati. Pag-amin na lamang din ni Binay, pinag-iisipan pa niya ng gusto ang susunod niyang hakbang. At tulad sa unang pagsabak niya sa politika, may tatlong signs din na hihingin si Binay kung tutuloy o atras siya sa pagtakbo sa Makati City. Nag-iisip pa ako ng sign eh. Kasi nung unang takbo ko, meron ako 3 signs na hiniling eh. Oh, ngayon, ano mga signs? Eh, nag-grant yung 3 signs. Ngayon naman, ganun. So ngayon wala, nag-iisip pa ako ng 3 signs na hiniling. Well, isa lang, isang sign. Ano? Kasi yung, well, that time, yung daughter ko, ayaw niya talaga akong tumakbo. Tapos nung tinanong ko siya ulit, nung nagkaroon ng opening, parang pumayag okay na siya. Kasalukuyang mayor ng Makati ngayon ang nakakabatang kapatid ng senadora na si Abby Binay. Una na nagpahiwatig ang mister ni Mayor Abby na si Makati 2nd District Representative Luis Campos Jr. ng interes na saluhin ang pamumuno sa lungsod. Pero sabi ni Senator Nancy, umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay makakapag-usap silang magkakapamilya at maiwasan na maulit ang nangyari noong 2022 elections na sila-sila ang nagkabanggaan. I think dun sa pronouncements niya, mukhang nagbitaw na siya ng salita na mukhang tatakbo siya ng mayor. So, para sa akin, dapat always open yung pinto para mag-usap kami. Because at the end of the day, di ba, magpapamilya kami. And nalanglala na ako yung panganay, ako yung ate. Dapat yung effort na magkaayos-ayos, na walang laban dun sa pamilya, eh yun pa rin yung goal natin pagdating ng 2025 election. Handa raw ang senadora na siyang gumawa ng unang hakbang upang sila ay magkausap para maplantsa kung anuman ang maaaring gusot sa kani-kanilang plano. Diin niya, ang mahalaga at ang maaaring iisa nilang motibo ay maipagpatuloy at mapangalagaan ang mga nasimulan ng kanilang ama, si dating Vice President Jojo Binay sa Makati City. Of course, kasi diba, syempre, at the end of the day, pamilya pa din yan eh, kahit asawa lang siya ng kapatid ko. Eh, basta mag-usap muna kami kung ano. Mag-usap muna, wag mo nang pag-usapan. Well, at this point, wag mo nang pag-usapan kung ano yung pag-uusapan. Pero yung, siguro yung effort, kasi ngayon, at this point, walang effort para mag-usap eh. I guess yun muna yung first step na kailangan magkaroon kami ng opportunity na mag-umupo at mag-usap. At the end of the day, yung legacy ng ama ko, yung kailangan naming, i-continue kung ano yung serbisyong Binay na naumpisahan ng aking ama, yun yung kailangan na maipagpapatuloy. So, kailangan ma-resolve kung sino sa amin dalawa yung mas makakapagpatuloy ng ganong klaseng serbisyo. Ngunit kung hindi raw talaga maiiwasan na kapamilya ang makakalaban niya sa eleksyon, handa si Binay na ituloy ang kandidatura. Pag talagang sinabi ko na tatakbo ko, kasi na ano na yon, na input na yon, na malungkot man, pero at the end of the day, di ba, kailangan what will be good for Makati yung consideration. John Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.